Hi, welcome back to my YouTube channel. This is me, your friend. Anyway, didiscuss naman natin ngayon yung paano ba mag-no contact rule. Nako, sa mga ano dyan, mga kababaihan na niloloko na nga ng jowa nila, ihabol pa ng habol. Huwag ganun. Minsan, kailangan iparealize mo sa kanila, sa mga lalaking yan, na siyempre mahalaga ka, may halaga ka. Hindi porket mga babae tayo gaganon-ganon din lang tayo. Hindi. Kaya papayag na ganon. Okay. So, paano ba natin i-apply yung no contact rules na yan? Okay, ito based in my experience naman ba? Okay. So, for example, yung jowa mo is nahuli mo may iba. Sige, masakit yun. Okay, nahuli mo may iba may kachat, may ka-love you one, diba? Sakit nun. So, ang gawin mo, pull away ka. Leave it. Diba? Hindi masama umiya kasi ano yun kumbaga para mawala yung sama ng loob natin, kailangan natin umiyak bilang tayo mga babae. Normal yan sa atin. Okay? So, pag ganun, na niloko ka na, tapos ikaw naman natanga-tanga. Yung mukha naman tangan, pinaglolokan na. Sige pa rin. Naniniwala pa rin doon sa lalaki. Napakasinungaling. Naku. Nakakainis. May kakilala ko ganyan. Hindi ko na nga lang siya shoutout. And, alam mo, kapag ganun, ang lalaki na huli mo na may iba, huwag ka na huwag mo nang awayin. Ganun. Tumahimik ka na lang. Tapos, huwag mong kontakin. Huwag ka na magtanong ng kung ano-ano. Lalo't alam niya kung ano yung pagkakamali niya sa'yo. Lalo't alam niya na niloko ka niya. So, huwag ikaw yung babae na maghahabol, mag-uumiyak. Kasi yung pag-iyak natin sa kanila, nagpapakita lang yan ang kahinaan natin. Alam ko, bilang isang babae, ganun talaga tayo. Na pag nalaman natin yung kapartner natin, nagloko, may iba, syempre iiyak tayo minsan. Diba? Nag-revenge pa tayo, nag-ihigante. Oh, no! Shout out to myself. Okay, anyway. kasi sa totoo lang, kailangan baguhin natin yung mindset natin ngayon. Hindi yung sarili mo, bago yung iba. Unahin mo muna na mahalin yung sarili mo, respetuhin yung sarili mo para respetuhin ka rin ang iba. Diba? Ayun na nga, kapag nahuli mo, jowa mo na gano'n, naglaloko, huwag mo nang kontakin. Ayan mo na. One month. Kita mo. At kapag, for example, yung jowa mo, hindi nag-contact call ka, hindi ka nag-reach out, sigurado mag-reach out yan sa'yo. Sigurado yan. Hi and hi. How are you? Ikaw naman. At ako. Wag. Wag ganun. Ay, makalang. Siya na nga may kasalanan. Ikaw pa katat, di ba? Medyo ano ka lang, kalma lang. Kung one week, syempre, siya may kasalanan, mag-reach out siya sa'yo. Kasi hindi ka nag-contact sa kanya eh, inayaan mo na siya. Baga, ano yan? Balisa yan. Ayan mo lang siya. Mag-chat siya yan. 2 weeks. Kurado, ano na yan? Halos mabangag-bangag na yan. Kaya, nag-reply. Wag, kahit i-text ka nun, wag mong replyan, wag mong isin.
wag. Basta, para kang ano, para kang naglaro. Kumbaga, after nung ginawa niya sa'yo, na niloko ka niya, maglaho ka. Huwag ka magparamdam. Huwag ka maging multo. Nagpaparamdam, gano'n. Kailangan maglaho ka. Kailangan ma-realize niya yung mali niya. Kailangan magsisis siya. Diba? Yun naman ang talaga yung ating ano dito gagawin. Kaya tayo nag-no call sa call. Kasi gusto natin na magsisihin yung lalaki na nangloko sa atin. Okay? Okay, second week. Siyempre, balisa na yan. Ano yan? Magchat-chat tayo, tatawag sa'yo. Ano yan? Third week? Nako, sigurado. Chat ng chat-chat. Hindi lang chat ng chat. Galit na yan sa sabihin nito. Oh no! Tama lang na pinagpalit ko ito sa iba. Tama lang na pinili ko yung isa kasi napaka-prime ito. Aba, siya na nga. Kung nagluko siya pa, ang galit. Chat-chat yan ako na ano. Huwag mo nga reply yan. Hayaan mo lang siya. Huwag mo ano yan. Basta, during ng no contact rules, kailangan may gawin ka. Hindi yung ando ka lang sa loob ng kwarto, nanonood ng TV, halos yata lahat ng teleserye. Alam mo na sa ulo. Hindi gano'n. Kailangan itintay mo yung sarili mo during na no contact rules ka. Kasi, doon mo malalaman kung after ng no contact rules mo, eh, kaya mo ba ba siyang tanggapin? Diba? Kaya kailangan gamitin natin yung tamang no contact rules. So ayan, yung third week, eh, syempre magagalit na yun kasi hindi ka nag-reach out. Hindi ka nag-reach out sa kanya. Siya lang. Ganun. Para na siyang tanga na nagmamakaawa. Kahit, kasalanan naman niya, diba? Okay. Fourth week, isang ano na yan, isang buwan na yon. Pero, yun nga, sabi ko, during ng iyong pag contact rules, kailangan may gawin ka sa sarili mo. I-improve yung sarili mo, magpaganda ka, mag-exercise ka. No? Kailangan, ano ka, kasi gusto natin ibalik yung ano eh, ibalik yung curiosity niya sa'yo. Kumbaga, di ba nung naligaw siya sa'yo, parang curious na curious siya, parang ganun, parang kakaiba ka sa paningin niya. Yun ang gusto natin ibalik. Diba? So, yun nga, habang no contact rules ka, gawin mo na yung mga bagay-bagay na yun, mag-exercise ka, mag-jogging ka, kumain ka ng tama, matulog ka ng tama. Hindi yung no contact rules ka sa kanya, mukmuk ka ng mukmuk, iyak ka ng iyak dyan. May nabawang ka, diba? Kaya, much better, mag-improve ka. Improve yung sarili mo. Maganda ka. Magpa-sexy ka. Ipakita mo sa kanya yung sinayang niya. Ayun. One month na yon. Of course, one month, matagal-tagal na yun, diba? So, doon mo malalaman sa sarili mo kung kaya mo ba siyang tanggapin after nung pag-unatanggap mo sa kanya? Kaya mo ba siya na tanggapin at patawarin after nung ginawa niya sa iyong panluloko. Diba? Kaya mo. Siyempre, doon, after nung no-contact rules, after nung one month na yon, nasa sa iyo na yon, decision mo na yon. Kung matatanggap mo ba siya, or kumbaga, hayaan mo na lang. Baka nga, ano eh, after nung one month, kung masabi mo, ay, Diyos ko, bakit po ito pinatulan? My God! Bakit pala ito? Tapos ito po pinatulan ko. Kasi, once na nawala na yung feelings mo sa kanya, masasabi mo na, ay, nakamubo na pala ako. Baka hindi mo alam na during ng no contact rules mo, inagmumubon ka na pala. Na kaya mo pala mabuhay nang wala siya. Diba, yun naman ang dapat natin. Kailangan natin na, kumbaga, mahalin muna natin yung sarili natin bago yung iba. Kasi, wala eh. Kung mamahalin mo muna yung iba bago yung sarili mo, wala. Laglag ka. Lagapak. Oh, no! Lagapak. So, mahirap, oo.
sa totoo lang, kailangan strong mindset kapag dating sa pag-ibig. Kasi, totoo lang, manid na ako. Alam mo yung binigay mo na nga yung lahat. Diba? May pagkakataon pa nga yun dahil sa sobrang pagmamahal mo eh. Halos ikaw na yung umaako ng responsibilidad na dapat siya, diba? Sa sobrang mahal mo, sa sobrang ano mo, sa sobrang pagkakatangan mo. Pagkakatangan mo. Kung kasi yung katangahan, ano yun eh? Hindi natin alam ano ba yun. Sa puso natin minsan tanga. Kaya kailangan, meron tayo nito strong mindset na kailangan natin labanan yung nararamdaman natin, yung sakit. Kailangan natin labanan yun. Kasi kung hindi natin lalabanan, tayong pawawa. At mga babae tayo. Kaya shoutout sa inyo mga lalaki dyan. Sana naman huwag nyo naman saktan kami mga babae. Kasi deserve din naman namin yung makahanap kami nung yung mas magmamahal sa amin. Hindi yung kami yung mas magmamahal. Diba? Alam mo, sa totoo lang, yung straight ka na nga, straight ka na mo. Bakit ganun, no? Bakit hindi pinagtatagpo yung straight to straight? Bakit pinagtatagpo yung straight at saka yung balik ko? Alam mo yun? Nakaka-amper naman. Hindi, siguro nasa tao talaga yan. Siguro mali lang yung napuntahan natin. Kaya kailangan unahin muna natin, mahalin yung sarili natin. Lagi kong sinasabi yan sa inyo, unahin muna natin yung sarili natin, i-improve natin yung sarili natin. Kasi sa totoo lang, kung mas mahal natin yung sarili natin, kung mawala man yung mahal natin na yun, yung lalaking mahal natin na yun, hindi ganun kasakit. Hindi yung lagapa ka sa putik, yung magapang ka sa sakit. Diba? Yung tulo na yung uho mo, luha mo, kasi sobrang sakit. Kasi yung 100% ibinigay mo na sa kanya, 99%, baka nga 101% pa ibinigay mo. Kaya yun, no, nagluko, talaga pa. So, sa totoo lang, nakakadala talagang magmahal. Pero, syempre, try and try until you succeed. Pero, syempre, lahat naman ang nangyayari sa buhay natin, sa lahat ng pinagdadaanan natin, may dahilan yan si God. May dahilan si God. Kaya nangyayari yan sa atin. Kumbaga mga trial lang yan eh. Kumbaga, kailangan mo maging strong. Para sa mga susunod na mga pagsubok, kaya mo. Kaya mo kahit pader, kaya mo. Kaya mo banggain, di ba? Kasi, nandun ka na eh. Kumbaga naluto ka na. Lutong-luto ka na sa pagkamanhid. At saka, marami kang matututunan sa buhay pag-ibig. Natutuon lang. Ang kausap, dito lang ako. Handa ko kayong damayan. Kasi tayo mga babae, alam ko napaka-weak natin pag-ibig. Kaya, kailangan maging matatag tayo. Matatag lang. Laban lang. Unahin natin yung future natin. Yung future kasi sa totoo lang sa panahon ngayon ng panahon ngayon. Kailangan mo unahin yung sarili mo bago yung pag-ibig. Tingnan mo nga. Pandemic, di ba? Kailangan unahin mo yung sarili mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Kaysa doon sa iba na nananakit sa iyo. Minsan, ewan ko ba dyan sa mga lalaki. Ito mga lalaki na naman. Ay, oo nga, talagang mga kalalaki. Tayo mga babae. Mga lalaki. Diba? Mga hindi na ako kontento. Naku. Nakakagigil eh. Gigil na gigil ako eh. So, yun lang. Hanggang sa sunod na vlogs natin, mag-isip lang kayo ng mga content na gusto nyong i-discuss ko dito. Yan. Basta kaya ko, i-ano natin yan. Diba? Basta, ano lang kayo, manalangin lang ngayon. Alam ko na may darating na mas deserve para sa'yo. Basta, kapit lang kayo. Huwag na huwag kayong bibigay. Kapag nasaktan kayo, kapag nilawa kayo, huwag kayong tatanong sa building. Naku, sayang ang buhay nyo. Huwag.
kayo magigilit na ano dyan, no? Tawag ko naman sa suicide. Hindi naman dapat eh. Kaya, sa totoo lang, I'm proud to myself kasi kaya ko. Kahit nasasaktan ako, kaya ko. Kaya ko. Kahit mag-isa lang ako sa buhay ko dito, kaya ko. Kasi ano na eh, kumbaga, he made me strong na. He made me strong talaga, as in. Alam mo yung tipo na nagiging ano ka, nagiging bato ka. Pero hindi naman ako bato pagdating sa iba na pag humingi ng tulong, bato ako, hindi. Kasi alam ko na bawat pagtulong ko, may balik. Kung hindi man maibalik sa akin ng tinulungan ko, alam ko si kadang magbabalik sa akin. At saka alam ko, yan, Diyos ko, naiiyak ako, ano ba yan? At saka alam ko na kung sino yung gumawa ng masama sa akin, sigad na ang bahala ko magtipa sa kanya. Wow, naman kayo na. Noong nagpukulamin. Okay? Self-improve kayo dyan. Maganda kayo. Madaming dadating dyan. Madaming deserve ng pag-ibig niya. Okay guys, see you sa next kong vlog. Don't forget to share and subscribe. At pa-share na rin ang aking mga videos kung nagustuhan nyo. Medyo ano lang yung aking videos. Medyo may kaunting jokes. Siyempre, ayoko namang mag-ano. Ayoko namang maiyak kayo. At maiyak din ako dito. Kaya, salamat sa panonood at saka sana suportahan nyo itong small channel ko and good luck sa ating lahat. God bless sa ating lahat. Bye!